Okay, Exodus chapter 16. All right, verse 4. Exodus chapter 16, verse 4. Okay, so po. Kita niyo ba? Exodus chapter 16, verse 4. Para kita natin. Okay, nakita niyo po ba? 7. Okay, sabi ni Moses, the book of Genesis chapter 8, Exodus chapter 16, verse 4. Then said the Lord unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rain every day, that I may prove them, whether they will walk in my law or not. And it shall come to pass that on the sixth day they shall prepare that which they bring me, and it shall be twice as much as they gather daily. Verse 6. And Moses and Aaron said unto all the children of Israel, at even that ye shall know that the Lord hath brought you out from the land of Egypt, and in the morning then ye shall see the glory of the Lord, for that he heareth your murmurings against the Lord. And what are we that ye murmur against us? And Moses said, this shall be when the Lord shall give you the evening fresh bread, and in the morning bread to the full, for that the Lord heareth your murmurings which ye murmur against me. And what are we? Your murmurings are not against us, but against the Lord. In verse 32, Genesis verse 32. Okay? And Moses said, this is the thing which the Lord commanded, fill an omer of it to be kept for your generations, that they may see the bread wherewith I have fed you in the wilderness, when I brought you forth from the land of Egypt. And Moses said unto Aaron, take a pot and put an omer full of manna therein, and lay it up before the Lord to be kept for your generations, as the Lord commanded Moses. So Aaron laid it up before the testimony to be kept, and the children of Israel did keep manna 40 years, until they came to the land inhabited. They did eat manna until they came to the borders of the land of Canaan. Now Homer is the tenth part of Anima. Alright, so tayo po na naman lang. Nagkita ng Diyos, salamat po muli sa pagkabasa ng salita. Tulungan po kami at bigay po kami ang Panginoon na karunungan at sa sandali kami po nga pagbubulay-bulay ng ating salita ay mag-aalala at pagpapala sa bawat isa po sa kami. Pagpalaan po kami sa pangalan ni Jesus, kami po ay dumadala. Amen. Okay. Now, ito yung story na kung saan ay alam po natin itong mga forefathers natin, ito yung mga Israel na ginamit po ng Panginoong Diyos si Moses para palayain po sila doon sa Egypt. Okay, makikita po natin yan sa verse 16. At chapter 16 verse 1, itong time na to sa kanilang journey, ang problema kasi sa mga Israelites, they are always murmuring. Para bang ang hirap ng alisin sa kanila yun. Okay, meron mga kapatid? Ang hirap ng tanggalin sa kanilang mga buhay na sila reklamo na reklamo. Kaya ang sabi ng Bible, and they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness. Ang sabi dyan, of Sin, okay, which is between Elim and Sinai on the 15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt. And the whole congregation of the children of Israel, ang sabi dyan, murmured against Moses and Aaron and in the wilderness. So yun po yung mga Israelites. On their journey, sa kanilang paglalakbay, sabi ng Bible dyan ay came unto the wilderness of Sin. Nandun pa rin yung kanilang pagkakasala na ginagawa sa Panginoon sa kanila pong paglalakbay doon sa wilderness. Isa na po dyan yung kung sila ay
nagmo-murmur, sabi niya, di ba? Sa verse 2. And the whole congregation. Look at the word. And the whole congregation. Ibig sabihin, lahat sila. Sabi ng Bible diyan, murmur against Moses and Aaron. Verse 3. And the children of Israel said unto them, would to God, God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt. Sabi niya ay, hayaan ba ng Diyos na pamatay kami sa kamay niya na dito sa ilang na to, sa disyerto nito, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full, sa kami hanap ng pagkain. Sa kami hanap ng makakain namin, sabi nila. Reklamo sa reklamo, for he has brought us forth into the wilderness. Sabi niya, to kill this world assembly with hunger. Sabi niya, dinalang kami dito sa ilang, dinalang kami dito sa disyerto. Ang problema ay, dito na yata kami mamamatay. Isa na uwan ng pagkain dito. Sino magpapakain sa amin? Sabi niya, hayaan ba ng Diyos na dito na kami mamatay? Kaya nga sabi nila, di ba, mas maybe na yata doon sa Egypto, kahit pinapahirapan kami doon, okay lang. Kasi kahit pa paano doon, nakakakain ko na eh. Pero kami, nilabas mo kami dito nilabas mo kami sa Egypt, lalakbay tayo sa disyerto. Ang problema ay, sabi niya na, we did eat bread to the full, for he had brought us forth into the wilderness, dinalo na kami dito. Sabi niya na, to kill this whole assembly with hunger. Mamatay ko na ng tao to. Pero sa verse 4, sabi ng Bible, then said the Lord unto Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, behold, I will rain. Sabi niya, Moses, magpapaulan ako. Amen, mga kapatid? Pero nagugutom itong mga Israel. Hindi nila kailangan ng ulan. Pero hindi po ulan ng tubig, sabi ng Panginoon dito. Sabi sa verse 4, I will rain what? Bread from heaven for you. And the people shall go out and gather certain rain every day that I may prove them whether they will walk in my law or no. Eh sabi niya Moses, magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit. Ama, at sabi niya lahat ng tao ay makakain sila according sa pangangailangan nilang araw-araw. Just to prove them. Sabi ng Bible niya, sabi ng Panginoon, that I may prove them. Para patunayan mo sa kanila whether they will walk in my law or no. Para patunayan mo sa kanila na totoo yung pangako ko. Na hindi mo sila pababayaan. Na ginamit kita na kung saan ay nilabas ko sila sa Egypt at plano kong galing ko sila sa Canaan, sa Promised Land, and I will prove them. Tama po ba? Sabi ng Bible niya, whether they will walk in my law or no. Kahit magreklamo sila o hindi. Kahit lumakad sila sa utusan ko o hindi. Ibig sabihin, kahit itong mga Israelita, tumalikod o hindi, mananatili pa rin yung pangako ng Panginoon. Amen, mga kapatid? And what a good reminder to each everyone of us, in spite na nagkakasala tayo, nagkukulang tayo, nagkakamali tayo laban sa Panginoon, still nandun pa rin yung pangako ng Panginoon na hindi nagbabago. Amen po ba? Kasi yung pangako po ng Diyos, hindi po nakadepende sa atin. Amen? Ang pangako ng Diyos ay mananatiling totoo. Katulad po ng mga Israelita nito. Eh sabi niya, whether they walk in my name or law, in my law or no, I will prove them. Amen? Now, sa verse 32, sabi ng Bible dito, ay Moses said, okay, nutusan ni Moses, sabi itong si Aaron, at nagaling sa Panginoon, sabi niya, and Moses said, this is the thing which the Lord commanded, ito yung inutos ng Panginoon sa akin, fill an omer, kuha ng omer, punuin mo ito ng mana, okay, sabi niya, that they may see the bread for him. I have fed you in the wilderness when I brought you forth from the land of Egypt. Verse 33, and Moses said unto Aaron, sabi niya kay Aaron,
kumuha ka ng isang talyo, tapos ilagay mo yung omer doon na puno-puno ng mana. Tapos ay yan ang dalidadali mo, papakain mo yan, sabi niya na iingatan mo yan that to feed and to fed for your generation. As the Lord commanded Moses of Aaron, laid it up before the testimony to be kept. Now, makikita po natin dito yung mana, yung tinatawag na bread of heaven. Amen? Isa po ito sa pangako ng Panginoon. Tama po ba? Isa po ito sa paraan ng Diyos upang sa ganon ay makita po ng mga Israelites na ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa mga Israelita. Diba? Diba nakita natin? Diba? Reklamo sila na reklamo pero pinapakain sila ng Panginoon. Ang tawag po rito sa tinapay na ito ay chisuren. Hindi po chisuren. Mana. Okay, mana from heaven. Diba? Nakikita natin, sabi ba, kapag sila ay lalakbay sa disyerto, ay kapag mainit, sumusunod yung ulap sa kanila. Amen, mga kapatid? Binibigyan sila ng shade para hindi sila mainitan. Tama po ba? It speaks of God's presence. Na nandun yung presensya ng Diyos sumusunod sa kanila. And in evening, dahil malamig, meron tinatawag na pillars of fire. Meron apoy. Para bigyan sila na kahit paano mainitan yung kanilang pangangatawan at maging mahiling yung tulong nila. It speaks of God's protection. Tama po ba? And then, in the wilderness, nagugutom sila, katulad ng binasa natin, naglamo sila ng lamo, sabi na, Moses, papatay mo itong buong congregation na ito sa pamamagitan ng lugo, mamatay itong mga ito. Pero, sabi ng Panginoon ay, nagpadala ang Diyos na tawag ko ay mana. It speaks of God's provision. Amen po ba mga kapatid? Ayan nga, there is something lesson na malikita natin doon sa mana from heaven. Okay? Yung tinapay na galing langit, sabi ng Bible, nalalaglag na lang. Tama po mga kapatid? At kinakain na lang nila. Sana maging sa panahon natin ngayon. Amen mga kapatid? Lalo nung panahon ng pandemic, sana nalalaglag na lang yung tinapay. Tama? At nangungulo na lang tayo dyan. Kinakain na lang natin. Pero sabi ng Bible po dito, ayun ang isa sa pangako po ng Panginoon. So, there is something na makikita po natin dito sa mana, okay? Makikita po natin, mga kapatid, the size, okay? Yung size po, mga kapatid, the size of mana, yung sukat ng mana, okay? Now, according to the, dito sa commentary, si Matthew Henry, magandang commentary po yun. Yung size po ng mana ay maliit. Tiny. Okay? Maliit. Now, why is small? It is small because it is the symbol of God's humility. Okay? Yung mana daw po ay maliit lang po yung kanyang sukat. Maliit lang. At ito'y sumisimbolo sa God's humility. Yung sa pagpapakababa ng Diyos sa atin. Amen po mga kapatid? Ngayon daw po, yung isa sa ibig sabihin ng mana, yung size ng mana, is small. Hindi po medium, hindi po large, hindi po extra large, kundi small. It means, it speaks of God's humility. That we should remember God's, mga kapatid, siya po ay dakila, siya po ay nasa langit, pero binaba niya yung kanyang sarili para po sa atin. Amen po ba? Na para bang yung mga Israelites na yung mana na galing sa langit, hindi po nila sinusunod yun. Hindi po nila hinahanap yun. Kung saan bumabagsak sa atin. Na meron yung tinapay galing namin, bumaba sa kanila. Amen po mga kapatid, na ganoon din ang Diyos. Siya po'y bumaba galing sa langit
bumaba dito sa lupa, nagpakababa hanggang sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay tumusin sa ating po mga kasalanan. Amen po mga kapatid, that God gave us a chance. Amen? Na kung saan, kung sino man ngayon ang nakain sa Panginoon. Not just literal, pero kung sino sa kanya ay sasampalataya. Amen po ba? That Jesus is the bread of life. Na si Jesus po, siya po yung tinapay ng buhay. Na ang tao ngayon, kung sino pong kakain ng tinapay ng buhay, o kung sino sasampalataya kay Jesus na siya yung buhay, ay hindi na kailanman magugutom. Amen? Hindi na magugutom. Hindi na mapapanap. Kundi magkakaroon ng satisfaction sa kanya pong buhay. Like what God did to us. Amen? Na kung saan ang Diyos, bumaba dito, nagpakumbaba, para abutin po tayo. Amen po ba? So, kung ba, small daw, kasi it speaks of God's humility. Amen? Not just the size, but also the color. The color, ano po ba yung kulay daw ng tinapay na to, itong mana? The color is color white. It's color white, it is because it symbols, it symbolizes of God's holiness. Na ang Diyos ay banal, walang kasalanan, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay malinis. Tama po ba mga kapatid? Na kung saan ay nagpapaalala po sa atin na kung saan ay siya daw po ay isang Diyos na banal, na inabot tayo, na walang kapanalan sa atin. Amen, mga kapatid? Na katulad po ng mga Israelites, na sila po ay nakakakain po ng mana, hindi lang po God's humility, but also yung color ng mana ay color white, symbolizes of God's holiness. Amen? Na kung saan, ma-remind po tayo na ang Diyos daw ay banal. Amen? Na wala tayong kabanalan mga kapatid. There is no righteousness sa buhay po natin. Tama? We are all unrighteous before the Lord. Amen? Sabi ng Bible, there is none righteous. No, not one. Tama po ba? And nagkaroon tayo ng righteousness not because of our own righteousness, but because of Christ's righteousness. Amen? That nung tinanggap po natin si Jesus Christ sa puso po natin, nagkaroon tayo ng kabanalan sa buhay po natin. Tama? That when God, mga kapatid, ay looking to us, nakikita niya lagi yung kanyang anak at hindi na po yung mga kasalanan po natin. Amen, mga kapatid? So, meron tayong tinatawag na righteousness, mga kapatid. Hindi yung sarili natin katwiran, kundi yung katwiran ni Kristo na nasa atin ngayon. Okay? Now, hindi lang po yung color, but also yung shape. Okay, yung shape. Mga kapatid, yung mana, yung shape ng mana, ito ba ay triangle? Ito ba ay tabula ng mga bismit na rectangle? Ito ba sa rectangle? O kaya ay ang tawag ito yung oblong? Okay? So yung shape ng mana na ito, itong mana from heaven ay below. It's round. Katulad po na sing-sing o bola o basta below, round. It is round because it is symbolizes of God's perfection and God's eternity. Diba? Yung sing-sing, walang kantungan yan, dire-diretso yan. Okay? Ibig sabihin, it symbolizes of God's eternity. Amen mga kapatid? Na tandaan po natin ang Diyos ay Diyos na wala pong hanggan. Amen? Ibig sabihin, yung round, yung shape ng round, yan po ay tuloy-tuloy. Tama? Hindi po yan na may kantuhan, hindi po yan na na-stop sa isang banda, kundi it speaks of God's eternity. It speaks of the work of God in our life. Okay? Tumutukoy ito sa Diyos na walang hanggan, na patuloy na walang hanggan gumagawa sa buhay natin. And sabi ng WhatsApp po ito, speaks of God's continuation. You know, tuloy-tuloy. Ganun ang pag
kilos ng Panginoon. Hindi po ito pagkilos ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po ito ang Diyos sa buhay ko natin. Ang Diyos hindi nagpapahinga. Ang Diyos po hindi po natutulog. Ang Diyos po hindi po nag-stop over. Ang Diyos po ay walang hanggang tuloy-tuloy yung pagkilos niya sa buhay ko natin. Amen po, mga kapatid. Every time, meron tayong kailangan, pwede ka lumapit. Anytime na kailangan mo siya, pwede ka lumapit. Anytime meron mong prayer, pwede ka lumapit. O kahit anong gusto mong hingin o sabihin sa Panginoon, God is always there, mga kapatid, kasi tuloy-tuloy yung paggawa niya sa buhay ko natin. Amen, mga kapatid. It speaks of God's eternity. Now, hindi lang po yun, mga kapatid, kundi yung kanyang text 2. Okay, yung kanyang text 2. Ibang isa, merong mga object na merong mga text 2. Merong R, merong spam, merong tawag ito? Makinis, ano ba? Rap, ano ba? Okay, mabino, kung ano man. So, yung kanyang texture, ano yung texture niya, mga kapatid? Nang mana na to. Okay, yung texture niya ay makinis. Okay, hindi mag-spam. It speaks of God's perfection. Okay? Pag yung tinapay na to ay nawaman mo ay hindi yung bino. Hindi ka tulad ng iba na mag-spam, ganyan, diba? Yung isang meron ka sa pag meron ka na kamay, nag-spam na kamay. Diba? So, mag-spam ka kamay dito. Kasi maraming kalyo, yung texture niya ay makinis. It speaks of God's perfection. Amen? Na ang Diyos po ay perfecto, hindi nagkakamali ang Panginoon. Amen? Hindi nagkakamali ang Diyos sa buhay natin. Hindi nagkamali ang Diyos na niligtas ka ng Panginoon. Hindi nagkamali ang Diyos na ikaw ay may ganyang problema ang pinagdadaanan. Hindi nagkakamali ang Panginoon kung bakit ganyan ang buhay. Pinagkamali ang Diyos at bakit yan ang naging desisyon mo sa buhay. Kasi ang Diyos ay perfectong Diyos. Hindi siya nagkakamali kung ano yung buhay natin ngayon. Amen, mga kapatid? That's why we cannot question the Lord. Amen? Hindi nagkakamali ang Panginoon sa buhay po natin. Okay? And the last thing na makikita po natin, not just the size. Okay, yung size niya ay small, it speaks of God's humility. Yung color po ng mana na to ay white, it speaks of God's holiness. And then yung kanyang shape, ito po ay round or circle, it speaks of God's eternity or God's continuity, especially yung paggawa niya sa buhay po natin. Then yung texture niya ay yung makinis. Ano sa English makinis? Smooth, yeah. Very small, speaks of God's, mga kapatid, perfection, okay? Hindi wala kayong makikita na pagkukulang sa Diyos, hindi nagkukulang ang Panginoon, hindi nagkakamali ang Panginoon sa buhay ko natin. The last thing, yung kanya, siyempre, dahil yung pinakain ko dito, ang pinakamahalaga dito, hindi siyempre, ang pinakamahalaga, hindi lang din yung, kung sa pagkain, hindi mahalaga yung sukat o ano, ang mahalaga, kung kinakain. So, siyempre, itong mana na ito ay kinakain. Pero, tanong, anong lasa? Sweet and sour? Sweet and honey. Sweet and honey. Matamis pa kaysa sa, ano kaya na ito? Spicy? Ha? Walang lasa? Ha? Alright. Now, yung lasa nito, mga kapatid, yung kanyang taste is sweet, matamis. Okay? Matamis ito. Kasi kung hindi ito matamis at walang lasa ito, mag-reklamo naman yung mga Israel. Tama? Pero nung sila'y kumain, hindi na sila nag-reklamo. It means, masarap yung reklamo. Amen? Kasi nung wala silang pagkain, eh kung binigyan
sila ng pagkain. Tapos kinain nila, walang lasa, pangit ang lasa. I believe, meron nang tayo magbasa, reklamo na naman sila. Pero, kinain nila na ito, hindi na sila nagpaglamo. Isabihin, nasatisfy sila. Nasarapan sila. Amen, mga kapatid? Of course, sa lahat ng panlasa ng mga kinakain natin, merong maanghang, merong makain, merong tawag dito ay makain, maanghang, maasin, maalat, mapakla, matamis. Of course, sa lahat ng mga panlasa na yun, isa sa mas majority na masarap, matamis. Tama po ba? Kaya, I believe, na ito pong kumanan po na ito, yung kanyang lasa ay sweet. Okay? Sweet po ito. Why it is sweet? Of course, it speaks of God's goodness. Okay? Ito ay it speaks of God's goodness and God's satisfaction. Tama po ba? Na kung saan yung mga Israelites po ito nung kinain nila, nasatisfy sila. Nasarapan sila. Ano sabi ng Bible in Psalms chapter 34 in verse 2? Psalms chapter 34 in verse 2. Okay, Psalms chapter 34 in verse 2. Sabi ng Bible dyan, in verse 8, sabi dyan, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Amen? The Bible says, O taste and see that the Lord is good. Amen po ba? Sabi niya ay, tigman ninyo, at tignan ninyo, na ang Panginoon ay mabuti. Tama po ba? So, why it is sweet? Because it speaks of God's goodness and God's satisfaction. Amen? Tanda natin sa buhay po natin, mabuti ang Panginoon. Tama? Sabi ng Bible, o taste. Di ba pag nagluluto, meron din tao na konting manunguna. Konting lala. Di ba? Manunguna kung ano yung konong malalabasan. Kung maala. Di ba? Tinitingnan muna natin. Mga kapatid. At sabarin mo kayo yung magluto. Ha? Diba? Pero minsan pag nagulog ko kayo, minsan para mas ma-satisfy kayo na kung kayo gulog ninyo, kailangan may kumikin muna, diba? Kasi minsan pag ikaw kumikin, pwede na yun. Pero pag meron ikaw kumikin na parehas sa panlasa mo na okay, sabihin, ayos siya. Diba? Diba? Kasi pa nagulog ko dito. Ha? Sister Maggie. Kulang sa Sister Maggie. Lagay kayo walang pinapatikman. Diba? At, well, sabi ng Panginoon, ang patid, o taste and see. Tikman natin. Hindi po ito yung literal na tikman natin. Kundi, tikman natin sa buhay natin. Tama? Kundi, ating alalahanin sa buhay natin kung gaano mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Na yung kanyang goodness ay talaga naman masabi natin napakatamis sa buhay natin. Amen? Yung kanyang pag-ibig ay napakatamis sa buhay natin. Tama? Yung kanyang paggawa ay napakatamis sa buhay natin. Napakatamis ng Diyos sa buhay natin. Am I right? Do you remember the story when Jesus when He was invited sa kasalan sa Cana? Diba? In John chapter 4, with his mother, with his disciples, then naubusan ng wine, naubusan ng alak. So, sabi nila, kaya naubusan kami ng alak, pwede natin gawin. At nag-invest sila sa Panginoon, sabi ng Panginoon, bumay ng ganito, ganyan, lagay nyo ng tubig, lagay nyo ng tubig. Amen mga kote? Nung pinuno nila ng tubig, tapos, dinala nila doon sa pinaka namumuno sa kanila at upang tikman ito, then, nagulat sila ng lahat. Kasi, yung tubig
masarap na ating panila sa buong buhay. Amen po mga kapatid. Tandaan ninyo, walang ibang pinakamasarap na maranasan sa buhay natin. Hindi yung manalo ka ng isang tulong. Hindi magkaroon ka ng magandang bahay. Hindi yung magkaroon ka ng maraming pera. Pinakamasarap na maranasan natin yung pag-ilos at paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen mga kapatid. Kasi yun, hindi nauubos yun. Kasi yun, testimony natin. Kasi yun, masasabi natin, napakabuti ng Panginoon. Amen mga kapatid? So, it is speaks of God's goodness or God's satisfaction. Na tayo ay kapag kinain natin itong manang ito, nung kinakain nila itong manang ito, nagubusog sila. Nasasatisfy sila. Amen? Let me remind you, mga kapatid, I hope and I pray na ang Diyos ay sabat na sa buhay ko na. Amen? Kung walang Panginoon, there is no satisfaction. Pero kung meron tayong Panginoon, walang tayong hanap ito. Kaya nga sabi ni David sa kanyang patutuo sa Psalms 23:1, ang sabi niya doon, the Lord is my shepherd. Ang sabi niya, I shall not want. Wala na akong kakailangan ng Panginoon. Kaya po ba tayo kakailangan ng Panginoon sa Panginoon? Amen po ba mga kapatid? Si Jesus, ang Panginoon, siya po yung lahat-lahat sa buhay po natin. Okay, so, ito lang po yung mga bagay na paalala po sa atin. Itong mana na nireklamo ang mga Israelites, then the Lord, nagbigay po siya ng mana from heaven, then makikita natin yung kanyang size, ito ay small, it speaks of God's humility. Yung kanyang color, white, speaks of God's holiness. Yung shape, ito ay circle, or ito po ay round, it speaks of God's eternity, okay, or God's continuation, especially sa paggawa niya sa buhay po natin. Yung kanyang texture, ito po ay smooth, it speaks of God's perfection. At yung kanyang taste, ito ay sweet, it speaks of God's goodness, or God's satisfaction sa buhay po natin. Okay, yung po makikita natin ilang aral o lesson doon sa mana na gagawin po sa langit. Okay, tayo po na lang. Ibigay ng Diyos, salamat po marami for reminding us sa lesson na pinalala niya sa amin patungkol po sa mana na pinakain mo sa mga Israelita na kanilang nireklamo po ni Roma. Ito po ay may mga lesson na pwede po namin ma-apply sa buhay po namin, mapaalalahanan kami na kung saan ay kayo po ang satisfaction po namin, Panginoon. Salamat po marami sa aming napag-aralan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po dumako.